sabi mo pumunta muna rito. Oh, dandaan lang ha. Shed right there. Oo. Ingat lang ha. Radyo. Radyo, kanina ko pa sinabi. Anong pangalan ng kapatid? Anong pangalan ng kapatid? Pumoste na kayo sa kabilang kanto. Poste lang ha. Okay na, boss. Galing na nga amin yung alagaan na yan. Eh, iyano ko na kay Lidyo Bilbao. Smart. Sabay po sa 55% sa ilang na nabili lang. Kumbaga, naalam na ako na kung mga na rin siya. Ano yan? Sakay na ko sa ano? Ano ba? Sama mo yung utol. Sama mo. Sama mo. Sa kabinet po siya. Sa una na yung... Sumuko na po. Buti naman, sumuko ng mapayapa. Sabi ko sa inyo, clear niyo yung road eh. Yung biktima o si Connie na isang empleyado ng City Hall sumuko na po sa atin dito, nasa Cavite tayo ngayon. Buti naman napagtanto-tanto niya na bagay nakaharapin niya itong nagawa niyang krimen. Buti rin itong mga pamilya niya nasa tamang pag-iisip din na mas mabuting isuko na lang nila yung kapatid nila. So far ho, mapayapa naman. Safe naman ho yung suspect. Pinasakay ko na doon yung kapatid sa apprehending officer natin headed by
Major Ibay at ng kanyang team sa SMART, yung Special Mayor's Reaction Team. Pabalik na ho kami ng Maynila para mailagay sa tama yung proseso. Sa pamilya ho ni Connie, nakikiramay kami. Mabilis naman na naresolba ng Manila Police District at ng lungsod ng Maynila. So, yun lang po mga kababayan. Kaya po minsan ha, huwag tayo masyado magpabigla-bigla. Akaawa yung mga bata, apektuhan. Atid na ho namin. Medyo ma... Rider 1, nagka-problema lang ako. Ano, ayaw matar? Pumasok ang kambyo. Mag-ingat kayo ha, pabalik ha. Ingat. Si Rider ito ha, nasiraan siya ng computer. Lalayang computer. 10-4. Basta iskerda na kami sa area. Medyo masikip yung area. Labas muna kami. Okay? Sunod na lang kayo. Magandang gabi. If there's one good thing about the situation, sumuko na itong suspect. Maraming salamat doon sa nagbigay ng impormasyon sa atin. Siguro maganda rin ang intensyon ninyo. Ano nangyari, dead end? Masigit, boss. Pero ngayon naman dito. Yung isang radyo nasa kanila, no? Nasa unahan? Wala. Lead car? Nabigay na kay tawagan ko lang by phone. Tanong mo, alam ba nila exit dito? I-waste na lang. Oo. Diyos ko, nakalate ng mga kalye. Lead car, malayo kayo masyado ha. Nagsosolo kayo. Maalanganin kayo dyan. Muli po, hanggang dito lang muna. Again, an update para sa mga bagong kakapanood lang. Yung biktima po ay si Connie, empleyado na City Hall. Ang suspect po yung kanyang kinakasama si Erica Pulong. Dahil sa panawagan natin kanina sa telebisyon na sumuko na lang, kaharapin tong kanyang ginawang mapanagutan niya, yung ginawa niyang masamang bagay. Nakuha na po natin yung suspect na si Erica Pulong sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay, pamilya, no? At nandito po tayo sa Cavite. Medyo madilim lang. Pero safe naman ho lahat, pati pulis natin, walang nangyaring insidente. At hopefully ligtas naman tayo makakauwi sa Maynila. Pero so far okay naman. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Paalala ko lang ho, no, sa mga pabigla-bigla, huwag masyado mainito ng ulo. Kung kaya magpatawad na lang kayo. Lahat ito ng pagsisisi, nasa huli. Katulad niyan, kahindik-hindik ko itong krimina nangyari na ito. Ayan, ayun sila, di ba? Nakabalik na tayo. Ito yung motorbiker. Motorbiker, okay na kayo? Hindi ko po, sir. Dito talaga sa tatakbo, sir. Atakin ko na lang po. Sige, mag-ingat kayo, ha? Kung sakali man, huwag na kayo sumunod. Pabalik na kami Maynila. Pwede na rin kayo magpahinga. Ingat-ingat ha. Sige po mga kababayan, hanggang sa muli. Alas 12 na yata, 11:30. Kita-kita po tayo. Mag-ingat po kayo at kung kayo ay nagkakaroon na suliranin,
minsan eh, wala namang masamang manawagan sa Diyos. Bigyan kayo ng lakas ng loob, lawak ng kaisipan, at magabayan bawat isa sa atin. Magandang gabi po. Ang inyong lingkod po is Kong Moreno, Manila. God first. Bye.